1, 2, 3, come on! Hi guys, welcome back sa ating channel. So ngayon, gagawa tayo ng fan boxing video. So, fan, ko, tapos unboxing, yeah. Fan boxing. Oh my god! Wow! So, kung nakikita nyo, meron tayong extrang upuan dahil meron tayong special guest sa ating fan boxing. Ang aking missis, si At Jezabel. Hi. Hello po, kumusta ka? Ready ka na? So, siya po ang aking special guest sa first kong fanboxing. So, ipa-fanbox namin ay yung aking first or owned kong Funko Pops. So, ano ba yung mangyayari? Ang gagawin mo po, itatanong mo sa akin yung 4 W's, yung what or who, when, where, tapos why. Okay. Tapos i-rate po namin yung pop sa scale na 1 to 10, 10 being the highest. Yeah. So, 10, okay Ben? Okay. Okay na, sige po, simulan na natin. First pop, pasok! Here comes the greatest magician of all! Yu-Gi-Oh! From Yu-Gi-Oh! Na anime. Yu-Gi-Oh! Na anime. 595. Yung ano niya, yung sipang... Number? Number ba sa nung pag-release ng Funko? Tapos, Dark Magician. Dark Magician. Exclusive Hot Topic siya. Hindi ko alam kung ano yung Hot Topic. What are you laughing at, Hot Topic? Aw, oh, you think I'm hot. So, ito pa yung box niya. So, ating buksan at malaman kung ano ang pop. Pwede mo? Nakikita mo. Nakikita mo. Ayun pala. Kasi, ako na. Ikaw kasi babae, maano yung kamay. Ikaw din taga-bukas. Yan. Dark Magician. Meron po siyang hindi yung kapa. Ito po yung stuff niya. Ta-da! Bakit di po siya nag-release? So, ano na yung tanong ng tao? Ano na? Saan tayo? What? When siya na-release? When siya... So, release po yung Dark Magician na pop. Last year, 2019. Hindi ko alam kung anong month. Where? Oh, saan ko nabili? Nabili ko tong Dark Magician sa Carousel PH. Naghanap ako doon ng Dark Magician. Why? Bakit mo siya binili? Bakit ko siya binili? Siya yung pinakauna kong nabiling pops. Pop. Hindi ko rin alam bakit ako nag-umpisa. Nag-umpisa ako kasi nakita ko si, ano, si At Jude Macias. Shoutout sa'yo, At Jude Macias. May mga collection kasi siyang Funko Pop. So,
parang na-inspire. Oh, na-inspire akong mag-collect. Well, di ko naman talaga gusto mag-collect. Gusto ko lang kasi paborito kong Dark Magician yung time na yon kasi naglalaro ako ng Yu-Gi-Oh! Duel Links. Kung makikita mo dun sa last kong vlog, tungkol yun sa Yu-Gi-Oh! Duel Links. Tapos Dark Magician deck din yung gamit ko. Tapos, kaya siya yung napili ko kasi yun din, siya din yung ginagamit ko dun na, ano, na deck. So, itong card, yung paborito ko dun. So, siya yung napili kong pop na una kong i-collect. Right na natin siya. Yung pop, siguro nasa 8 sa'yo. Yung mga gasgas kasi. Yung mga gasgas na. Siguro nabuksan na kasi ito. Hindi tayo ang unang, di kasi kami ang unang nakabukas siguro. Nagamit na siya. 8. Ay, 8 din sa akin. Okay. Sunod. Number 2, pasok! Zuibun katte janae ga. Sino yan? So, sino to? Siya si Ichigo, ang aking favorite anime character. Ito bumabukas kasi medyo delicate ang yung kumay. Ang pagsipi luma na. Dahil, kailan siya? When? 2015 po kasi siya na-release ng Funko. So, 2020 na ngayon. So, 5 years na siya. 5 years old na siya. Kung makikita nyo na, mukha na talaga siyang 5 years old. Yung lalagyan lang, madumi. Ang ganda po naman. Sword. Meron po tayo pagkutsili pag ano yun tayo. Pag may isama na tayo. Dito na. Kito na si Ichigo. Ichigo! Ichigo! Oh, Ichigo! Yung Ichigo po nito naka-ano siya, naka-Shikai form kung may manonood diyan ng ano na Bleach fan. So naka-Shikai form siya. So somewhere what? Saan mo siya nabili? Okay na. Where saan ko siya nabili? Sa Facebook group na Funko Pops Philippines Buy and Sell. Doon. So sa mga collector o kaya gusto pa lang mag-umpisa mag-collecta ng Funko Pops, join kayo doon sa group. Tapos pwede ka doon mag-buy and sell. Kung mag-sell ka, benta mo sa murang presyo lang. Diba, Ichigo? So, why? Ay, saan na ba? Why? Bakit? Siyempre naman, si Ichigo kasi yung pinaka-paborito kong anime character. Linis pa siya. 2015 siya, pero... Malinis. Siya. Mas malinis pa siya kaya sa akin. Ikaw, kilala mo ba si Ichigo? Ano naman? Anong natatandaan mong scene ni Ichigo? Kung nakakatandaan mo siya. Peke! Di mo siya kilala! Kilala ko, pero di ko masyado pinapanood. Pero alam mo ganito yung itsura niya. Tapos pa nagsisword-sword siya, may lumalabas na dark shadow, di ba? Parang. Nakaban kayo na kasi yun, nakaban kayo. Pero pag nakashikay siya, blue pa yung effects. Oo! Natin siya. Ako siguro 8 din. 8.5. Kasi ito parating angat na. Oh, medyo angat na yung sa ano niya eh. Sa akin 9. Sa leeg niya. 9 sa akin. Kasi di na nakikita yung leeg pag nakakanito, di ba? Mas malinis siya kaysa yung sa una. Mas ano siya. Mas makinis. Sana all things. Sana all. So yan si Ichigo. 9 sa akin. Ichigo. Balik mo na si Ichigo. Bye!
Next, pasok. Ikatlong nabili ko na pop is Avengers Endgame. Sa movie Avengers Endgame na Captain America 573. Yung siya, yeah. Cap. Absent. Ikaw ang bukas. Dandan. Magbabayad pa ako nito pag-isira. Magbabayad ka pag-isira. Ibilan mo ako ng bago. Flip lang. Saan mo siya? Ah. Labas mo na. Hello. Uy, bakit yung may blush on? Hindi, ano yan? Dumi yan. Hindi, blush on. Blush on. Yung mga bago kasi ngayon na ano. Hindi talaga? Oo, kasi nagpaglaban siya kay anong, Thanos. Ah! Tapos ano siya, bubble head. Okay. Yan, mati ko. Ay! Parang sa asin, mga ganun. Gago! Captain America. Galing. What? What? Sana ano na, when? Na-release siya 2019, last year din. Tapos, nabili ko siya sa, dun din, sa Funko, ayun, Funko Pops Philippines Buy and Sell. Sa Facebook group din ko siya nabili. Diba? Dami ka din makahanap kung nagsimula ka pa lang. At yung mga late na, ay mga old pa na-release na Pops, makikita mo siya dun. Makahanap ka dun. Kasi yung mga naga-quitting sale, binibenta nila yung mga Pops nila. Makikita nyo, ito yung shield niya na nabasag. Nabasag na ni Thanos. Tapos hawak niya siyempre yung Mjolnir! At yumuyug-yug ang kanyang ulo. Okay, rate na natin. So okay, para sa akin, ano siya? 10 pa siya para sa akin. Kasi parang bagong-bago pa siya. And din sa akin, kasi 3D gumagalit. Bubblehead. Pag mga Marvel, bubblehead din. Dun. Mas mahal yan. Ha? Mas mahal. Hindi eh. Walang usapang presyo. Collect, pag collector daw, hindi mo na hinahanan yung presyo. Walang presyo. Yan. Okay, balik mo na. Thanks, Cap. Saluto, Cap. Ay, hindi ko pa sinagot kung bakit pala binili ko si Cap. Why si Cap? Why si Cap? Binili ko si Cap kasi syempre naman sa mga di nakakaalam, Avengers Endgame ang pinaka number one box office movie sa buong San Sinukob, sa buong mundo. So, hindi, pero mahilig talaga ako sa Marvel lalo na nung maganda yung ano nila, yung movies nila, yung nasa ano na Marvel Cinematic Universe na. So, si Cap isa din siya sa mga gustong character ko doon, dahil letter A. A, pwes kami A. Tapos, okay. Medyo lamang lang sa kakyutan si Cap. Malayo ba? Oo, malayo. Malayo? Kahit dito? Ay, di. Ikaw siyempre, ikaw naman. Ah, yun. Mas gawa pala ako sa Pop. Oo naman. Siyempre naman, lahat naman siguro na pa-wow nung ginamit na yung Mjolnir, di ba? Magkasama tayo nanonood nun. Ano, di ba? Maganda yung ano. Sa pinakamagandang scenes sa Endgame na movie. So yan. Yeah. Thanks, Cap! Bye! Bye, Cap! Bye. Next. Pasok! Ay, so, parang sa video ko yung sinasabi mo. Yan.
Parang gusto mo yun, gusto mo yun ah. Gusto ko si Iron Man! Kahit pogi po si Cap, mas gusto ko si Iron Man. Saan mo yan? So, from Avengers Endgame din siya movie, 580. Si Iron Man, yan, Iron Man. Tapos, ano siya, yung scene siya na sinabi niya na siya, I am Iron Man. So, lahat naman siguro nanood ng Endgame. Nakayak so, po yun. Nakayak. Siya nang gumanon. Yun. So, andin siya, glow in the dark siya. Tapos, Phil Bars exclusive. So, yun. Hindi ko pa na-testing kung glow in the dark talaga siya. Wala pa kasi ako nung UV light para ma-testing. So, yan. Tignan pa natin. Ah, pop! May walang din siya. No pretty. Para mas tira. View mo yung view mo siya. Okay ka lang ba? Tony Stark? Makikita niya. So what? Where binili ko din po siya sa doon sa Facebook group na Bayan Sale ng Funko Pops Philippines. So ni-release pa po siya ngayon New Year 2020 siya na-release. Bagong-bago. Why? Bakit ko siya binili? Kasi po crush ko si Ayon. Hindi, si po crush mo, di ba? Crush ko din siya. Crush mo din? Ayon ka Ayon man. Kanya. Ah, gusto mo na ngayon. Kasi magaling siya. Kasi siya nagligtas. Oo nga, siyempre. Kaya din binili ko siya. Siyempre, napaka-iconic ng RDJ na Iron Man, Robert Downey Jr. So, talagang siya yung nag-sacrifice para ma-save yung, ano, yung Earth. Sa pinaka ano, ito din yung pinaka magandang scene. Isa din sa pinaka magandang scene. Nakaka-touch. Doon lang ako nakakita na sa sinihan, may nagtayuan yung mga tao after. Talagang magpalakpakan sila. Talagang saludo din kay ano, kay Iron Man. Salute. I love you 3000. I love you 3000. Rate. Para sa akin, 10 out of 10 din. Sa akin po, sa'yo. 11. Lagpas sa'yo? Lagpas. Yan. Tapos na po ating first 4 funboxing. Salamat po sa mga nanood. Hanggang susunod na funboxing natin. At sana may mag-sponsor ng mga collections ko. Kung sino man kayo, PM nyo lang ako. Pwede, papakinggan kita. So, salamat po. Bye-bye. See you next. See you sa next unboxing. Kick. Hey.